Isang bansa, isang barangay. Happy na birthday pa. Magandang araw po sa inyong lahat ng Webes. Isang makulimlim na araw ng Webes sa inyong lahat. 55 days to go before Christmas. Ganyan kabilis ang ating araw, mga kapuso. Tayo lang ang mabagal. At sa lahat ng mga papunta ngayon ng sementeryo, te, palampasin mo naman. Huwag ka na mag-TikTok sa sementeryo, ha? Baka naman makita kita dyan, sumasayo-sayo ka sa may ibabaw ng nicho, ha? Pigilan mo ang iniisip mo. Anyway, sa lahat ng mga pauwi ng probinsya ngayon para sa pagdalaw, sa kanilang mga yumaong kamag-anak, ingat po kayo sa inyong pagmamaneho. Yung mga going to Manila, ingat din kayo. Yung mga nasa NLEX, nasa SLEX, papadudot na at kayo ba ay minsang natira sa transient nung araw, ang tawag dyan, boarding house, bed spacer o transient house nga po. Si Aldred, ang bibida sa ating kwento, ang alaala ng isang tao ay hindi nawawala kahit pa siya ay lumisa na. Nararapat lang na gumawa tayo ng magagandang alaala habang tayo ay nandito pa. Oo naman. Kasi kapag tayo ay nawala na sa mundong ito, at least ang sasabihin sa iyo ng mga tao, napakabait niyan. Pero lahat ng namamatay, ano, lahat ng kabutihan na lang ang sinasabi. Parang kapag may magsasabi ng hindi maganda sa namatay, parang salbahe na yun, ano. Anyway, sige, pag-usapan natin yan. Transient House episode natin ngayon. Mula kay Aldred, dito lamang yan sa inyong official overall number 1 FM station in Mega Manila, Barangay LS 97.1 Forever number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Yung binukas naming transient, hindi pala na-reserve. Wala tuloy kaming matutuluyan ngayon. Nalibot na namin yung buong lugar dito eh. Punuan na talaga. Nagbabaka sakali lang ako na baka may alam ka pang nakatago dyan na available. May alam po ako pero medyo malayo siya rito. Ayun! May alam daw si Kuya! Okay lang tol, kahit malayo. Ang mahalaga, may matutulugan tayo ngayong gabi. Sabi nila ang kagandahan ng isang lugar ay nakabase sa mga taong nakatira dito. Pero minsan hindi lahat ng nakatira sa isang lugar ay puro buhay. May pagkakataon na ang isang lugar ay pinamumugaran din ng mga kaluluwang minsan ding nabuhay sa lugar na yon. Ikaw, anong lugar ang pinapaniwalaan mong puno ng kababalaghan? Pakinggan ang kwento ni Aldred sa Barangay Love Stories #BLS Transient House. Barangay LS 97.1. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito. Pero minsan ay hindi lahat ng nakatira sa isang lugar ay puro buhay. May pagkakataon na ang isang lugar ay pinamumugaran din ng mga kaluluwang minsan ding nabuhay sa lugar na yon. Ikaw ka barangay, anong lugar ang pinapaniwalaan mong puno ng kababalaghan? Dear Papa Dudut, La Union ang isa sa mga travel destination na gusto kong mapuntahan. At nabisita ko ang lugar na yon noong 2019. Hindi ko makakalimutan ang experience kong yon sa La Union dahil yon ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng kababalaghan. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Aldred. Nagtatrabaho ako bilang computer technician sa isang ospital sa Makati. Matagal ko na talagang gustong puntahan ang La Union. Pero dahil sa busy na schedule namin sa trabaho, ay natagalan bago ko ito nabisita. Kaya naman noong nasakto ang undas sa long weekend, ay ginamit na namin ang opportunity na yon para magbakasyon sa LU. Kasama ang kaibigan kong si Jim ay plinano namin ang long weekend trip namin sa San Juan, La Union. Ako ang natoka sa paghahanap ng transient house.
na tutuluyan namin samantalang si Jim naman ang gumawa ng itinerary. Mula sa Facebook ay may nakita akong transient house na sikat at aesthetic tingnan. Agad ako nag-book ng 2-bedroom para sa aming dalawa, Papa Dudut. Sa kabilang banda ay naghanap naman si Jim ng mga sikat na kainan, pasyalan at bar na pwede naming puntahan sa 3 araw ng pananatili namin doon. Matapos makumpleto ang pagpaplano ay agad kaming nagpunta sa pinapangarap kong lugar matapos kaming mag-file ng leave sa aming mga trabaho. Sabi ni Aldred, nasa na raw ba siya? Nandito na raw, pababa na ng sasakyan. Tagal naman. Ang usapan, 8:30 ng umaga, nandito na dapat sa bus terminal. Pero mas nauna pa ako kaysa sa inyong dalawa. Maaga pa naman. Oh, siya na ba yun? Nasaan? Ayun o, yung nakaputi na may dalang maliit na luggage. Ah, oo, siya nga. Aldred, nandito kami. Nandyan pala kayo. Kanina pa ako naghahanap. Annika, nandito ka rin pala. Ihatid mo ba si Jim? Hindi niya ako ihatid. Sasama siya sa atin. Talaga? Oo. Nung nalaman ko pupunta kayo ng LU, nag-leave din kagad ako sa trabaho. Mabuti nga pinayagan ako kahit na last minute yung abiso ko. Nice! Mas marami, mas masaya. Excited na nga ako Last month, doon din galing yung mga katrabaho ko. Nakakaingit nga kasi hindi ako nakasama. Kaya nga talagang sinabi ko rito kay Jim na sasama ako sa inyo anuman ang mangyari. Ayoko nga sana kasi for the boys lang dapat tong lakad natin na to. Kaso mapilit tong si Annika Anong gusto mo? Ikaw lang magsaya. Di pwede yun no? Maganda nga yun Kasi at least may kahati na tayo sa gastos. Ay nako, kahit sa akin na yung accommodation kung gusto nyo. Ay teka, may nahanap ka na bang matutuluyan natin doon? Oo, nakapag-book na ako. Maganda yung lugar. Sakto kasi 2-bedroom yung nakuha ko. Kaya may kanya-kanya tayong privacy. Woo, alam ko namang sinadya mo yun. Para kung sakaling may makilala kang babae, doon mo iuuwi. Loko, ayaw lang kitang makatabi sa pagtulog. Kasi malakas kang humilik. Asus, palusot pa. Ano pang ginagawa natin? Bili na tayo ng tiket. Nakabili na kami. Nung nakita naming maraming tao kanina, pumila na kagad kami habang inaantay ka namin. Oh, tiket mo. Salamat. Anong oras naman tayo aalis? 10:00 yung susunod na trip. Nagkaubusan na rin yung pang-9:00 biyahe. Mukhang maraming magbabakasyon ngayon. Mukha nga. Long weekend din kasi. Sakto, may 30 minutes pa tayo. Ano, breakfast muna kaya tayo? Wala pa akong kain mula kagabi. May kainan ba rito? Sa tingin ko walang kainan na malapit dito Mag-order ka na lang online. Hindi ka nagsabi. Dumaan kami kanina sa fast food bago nagpunta rito. E di sana nakapag-takeout kami para sa'yo. Nahuli ako ng gising Baka hindi na makahabol kapag online pa ako nag-order. Bibili na lang ako ng biskwit. Ay, wait lang. May burger pala ako rito sa bag. Hindi ko nakain kanina kaya tinakeout ko na lang. Sa'yo na lang to. Salamat. Kumakalam na talaga sikmura ako . Habang kumakain ka dyan, hanapin na kaya natin yung bus natin para may sakay na yung mga gamit. Ayan na yung bus natin. Nasa likod mo. Ito ba yun? Oo, yan yun. 82158 yung bus number. Okay. Asan kaya yung konduktor nito? Pwede na kayang sumakay? Excited ka naman masyado. Mamaya pa naman alis niyan . Talagang excited na ako. Kagabi pa ako ready umalis . Maganda yung itinerary na ginawa ko, Tol. Gumawa ka pa talaga ng itinerary? Puro inuman lang din naman ang pupuntahan nyo doon. Siyempre, dapat nakaschedule para masubukan natin lahat ng bar doon. Basta ako, yung dagat ang habol ko. Ako rin, matagal na akong hindi nakapagdagat Ano pang hinihintay nyo? Sumakay na tayo sa bus. Ang init dito sa labas . Sige, tara. Pwede na ba? Pwede na yan.
Pagkababa namin sa bus terminal ng La Union ay agad kaming sumakay ng jeep papunta ng San Juan. Katulad ng inaasahan ay marami kaming nadatnan doon na katulad naming turista din. Napakaganda ng San Juan, Papa Dudut. Medyo crowded nga lang dahil maraming bakasyonista. Pero para sa akin ay sulit na yon ang pinili naming lugar na puntahan. Kaso nga lang ay hindi pa man nagsisimula ang unang araw namin doon ay sinalubong na agad kami ng kamalasan. Ang transient house kasi na binuko online ay nag-overbook ng mga guest. Ang nirentahan namin lugar ay naibigay sa guest na mas naunang dumating kesa sa amin. Nagreklamo kami dahil wala na kaming ibang matutuluyan noong araw na yon. Pero wala nang ibang ginawa ang namamahalan ng transient house kundi ang humingi ng tawad. Agad kami naghanap ng available na lugar na matutuluyan pero dahil dagsa ang mga turista, maging ang pinakamahal na hotel doon ay fully booked na. Sinubukan din namin maghanap sa mga karatig bayan pero maging doon ay naubusan kami ng swerte. Pagod, kulang sa tulog at mainit ang ulo. Muntik nang masira ang bakasyon namin dahil sa mga nangyari. Pero kahit na ganoon ay hindi ko hinayaan ang pagkakataon para lamang masayang ng isang pagkakamali. Ipinagpatuloy namin ang original plan namin. At kahit bit-bit ang mga maleta namin ay pinuntahan namin ang mga lugar na plano naming puntahan, Papa Dudut. Ha? Medyo mahal pero masarap tong kape nila dito, ha? Isa to sa mga resto na talagang dinadayo dito sa La Union. Nagbasa ako ng mga comments sa pagkain nila rito. Marami ang good reviews sa page nila. Hindi siya matamis pero hindi rin naman masyadong mapait. Sakto lang yung lasa. Nako, sure ako. Magugustuhan to ng mga coffee lover. May isa pa dito na masarap din ang kape. Check ko mamaya sa listahan ko. Uy, Aldred, ang tahimik mo naman dyan. Nag-check ako ng matutuluyan. Baka may available na. Dapat pala, dinala ko na lang yung sasakyan ko para kahit papaano, pwede tayong matulog dun kung sakali. Ay, kasalanan to nung may-ari nung transient house eh. Bakit kasi nag-overbook sila ng customer? Nakakainis nga eh. Pasensya na talaga ha. Ako pa naman ang nakatoka sa accommodation. Hindi mo naman kasalanan eh. Pero kung ako lang ang masusunod, maglalatag na ako run sa lobby. Bahala na maabala yung may-ari. Nakakatawa yun. Sana nga ganun na lang ang ginawa natin. Diba? Kasalanan naman yun yung may-ari eh. Di magdusa sila. Ma'am, sir, order niyo po. Smoked bangus, stuffed squid, garlic butter soup po, tsaka tatlong rice. Order complete po? Opo, kumpleto na. Thank you po, kuya. Welcome po. Kung may order pa po kayo, tawagin niyo lang ako. Salamat po. Bango! Enjoy your meal po. Kuya, sandali lang. Yes, sir? Baka naman may iba ka pang alam na hotel dito or transient house na pwedeng mag-walk-in. Yung binook kasi naming transient, hindi pala na-reserve. Wala tuloy kaming matutuluyan ngayon. Dito po sa tapat, sir, may paupahan dyan. Na-check nyo na po ba? Nalibot na namin yung buong lugar dito eh. Punuan na talaga. Ah, ganun po. Nagbabaka sakali lang ako na... Baka may alam ka pang nakatago dyan na available. Kahit boarding house na kung meron. May alam po ako pero medyo malayo siya rito. Ayun, may alam daw si kuya. Okay lang tol, kahit malayo. Ang mahalaga may matutulugan tayo ngayong gabi. Isang sakay lang naman po ng jeep tapos tricycle. Tabing dagat din po pero malayo siya rito sa mga kainan. Medyo paliblib na yung lugar. Basta may maayos na CR, okay na ako doon. Gusto ko na nga rin talaga maligo eh. May contact ka ba nung may-ari para matawagan na namin? Baka kasi maunahan na naman kami. Huwag po kayo mag-alala. Ako po yung caretaker doon. Bakante pa yung lugar. Talaga? Nice! Kami na kukuha nun. Sige po. Tatawagan ko na lang po yung kapatid ko para malinis niya yung lugar. Anong pangalan ng place para ma-search ko sa map? Wala po siya sa online maps eh. Pero kung maantay niyo ako... Pwede ko po kayong samahan mamayang break ko kung gusto nyo. O sige, mas maganda yun. Pero may signal naman ng cellphone doon, kuya? Meron naman po, ma'am. O yun lang naman po ang kailangan ko, tsaka maayos na banyo. Masaya na po ako doon. Naku, salamat. Hulog ka ng langit. Ano palang pangalan mo? Sunny Boy po. Ako naman si Aldred. Siya si Jim, tapos si Annika. Hello po, nice to meet you. Nice to meet you din po. Sige po,
maiwan ko na muna kayo para matawagan ko na yung kapatid ko at maihanda yung lugar. O sige, salamat Sunny Boy. Oh my gosh! Sa wakas, may place na tayo! Mabuti na lang naisip kong tanungin si Kuya. Oo nga, buti na tanong mo si Kuya. Inaantok na rin ako eh. Gusto ko sanang umidlip bago manood ng sunset mamaya. Ako, kanina ko pag gustong maligo sa dagat. Ako, gutom na ako. Kumain na tayo. Mukhang masarap tong pusit na to ah. Papadudod, sinamahan kami ni Sunny Boy sa Transient House na tinutukoy nito sa kalagitnaan ng kanyang break. Medyo looban nga ang lugar at malayo sa kabihasnan. Pero kahit na ganoon ay wala na kaming karapatang magreklamo dahil yun na lang talaga ang choice namin para may matuluyan kami noong araw na yon. Pagkarating namin sa Transient House ay medyo hindi ko inaasahan ang itsura nito. Para itong old house na naisip nilang gawing paupahan. Hindi mo aakalain na transient ito dahil parang matagal na panahon nang walang nakatira doon. Mura lang naman ang singil sa amin ni Sunny Boy sa tatlong araw na pananatili namin doon kaya hindi rin kami talo kung sakali. Bukod sa itsura nito ay wala na akong ibang maipipintas sa lugar. Malinis naman ito, maganda at bago ang mga gamit sa loob. Tatlo ang kwarto at malinis din ang CR at ang kusina. May mga nakahanda na ring lutuan, may TV at meron ding aircon ang bawat kwarto. Nakahinga kami ng sa wakas ay meron na kaming matutuluyan at masusunod na namin ang plano namin. Kaso nga lang, pagpasok ko sa bahay na yon ay biglang bumigat ang pakiramdam ko. Para bang pakiramdam ko ay hindi kami welcome doon. Wala pang isang oras simula nang dumating kami ay sumama ka agad ang pakiramdam ko at sumakit ang ulo ko. Hindi ko alam noon na ang nararamdaman kong yon ay warning na pala. Forever. Forever. Mga kapuso, ang hirap ng buhay ngayon. Kaya naman dapat maging maingat at mapanuri sa mga binibiling essentials tulad ng gamot. Para makasiguradong dekalidad ng gamot, huwag mahiyang magtanong sino ang gumawa ng gamot. Kilala ba ang kumpanya na gumawa nito? Dumaan ba ito sa quality checks na kailangan para masiguro na ligtas ang gamot? Sa bawat karamdaman, gusto natin na gumaling tayo kaya importante na siguraduhing dekalidad ang iinumin na gamot. Huwag mahiyang magtanong sa doktor at butika para malaman kung ano ang abot-kaya at dekalidad na gamot. Hanapin ang gamot na siguradong dumaan sa quality checks. Hanapin ang check ng Right Med and if symptoms persist, consult your doctor. Sunday lights so bright with my friends. Show off my light in the club or in the sun. Sunday light, let's have fun. Da 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 da. Show your light, your sun. Coming back to the light life. Getting to the light life, Sunmig Light. Drink responsibly. Hi, Dara here. Tara, night out with Sunmig Light sa bars and restos. Drink responsibly. At dahil umuulan, Nor, sinigang ang ulan. Umuulan, silang bahagi ng yasak. It's been raining in Manila. 150 SRP for 11 gram pack. Ang lamig. Tika, yakapin kita. Sarap ng feeling. Everest Air Conditioner. Han, ano ever best place mo in the world? Siyempre, right here with you. Aww. Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving from Everest Appliances. Pinakabagong surf! New Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babag, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical test on cotton after one wash. Results may vary. New Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling ng mamahaling. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Means in Tabo na. Feeling, feeling. Call someone sweet and refreshing, refreshing. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Olat bang araw at ang
Maria's here. Make life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Available in apple, lemon, and lychee. Drink responsibly. Bili na ng San Miguel flavored beer. Swak sa budget at 41 pesos SRP lang. Available in apple, lemon, and lychee flavors. Kaya no need to mix. Drink responsibly. Taga saan ka? Taga Katipunan. Taga saan ka? Taga Barangay LS. Promise, babe, hindi ka mabibitin. With Bet88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte to. Bet88.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Be one of our daily big winners. Sign up and play online casino, e-bingo, and sports betting at Bet88.ph. Bet88, ibang swerte to. Pag crispy pata ang ulam ni Bunso, masakit daw sa ngipin. Aray! Pag laging nagtutoothbrush with Colgate Maximum Cavity Protection, ang tibay ng ngipin ko! Versus non-fluoride calcium carbonate toothpaste, Colgate, ngiping matibay. Ngiping palaban! With regular use. Colgate Maximum Cavity Protection. Para sa ngiping matibay, ngiping palaban. Kahit pawis na ming bangosa, Surf Abcon! New Surf Abcon Fresh and Blue. May three times amoy pawis shield. Kaya, kahit pawis na ming bangosa, Surf Abcon! Based on lab tests and select fabric versus detergent powder only. Surf! Girl, I got you together. Sunsilk Strong and Long, you get hair that's long and three times stronger due to protection from breakage. Versus non-conditioning shampoo with regular use. Try mo na, para gandang have amazing tayo. Yeah! Sunsilk! Pagdating sa sangla, mahirap magtiwala kung kani-kanino. Doon ka sa kakilala. Doon ka sa Cebuana Luwilia. May up to 30% higher appraisal rate versus selective pawn shops based on average figures on gold jewelry. Sigurado pang iingatan ang alahas mo. Basta sangla, Cebuana, iwala. Now with 3,500 Cebuana Luwilier branches nationwide. Supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Basta sangla, sa Cebuana, tiwala. Pack na pack! Norcubes, may doble pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Kahit pawis na ming bangosa, Surf Abcon! New Surf Abcon Fresh and Blue. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, kahit pawis na ming bangosa, Surf Abcon! Based on lab tests and select fabric versus detergent powder only. Surf! Barangay LS 97.1 Number 1 sa Mega Manila. Barangay LS Forever. Number 1 Forever. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kinagabihan, matapos na makapagpahinga, ay agad kong ininom ang gamot na dala ni Annika. Sa unang gabi namin sa San Juan ay hindi pwedeng hindi namin masubukan kaagad ang nightlife doon. Isang kakilala ni Sunny Boy ang kinontrata namin ng 3 araw para gamitin ang tricycle nitong pansundo sa amin pauwi at papunta sa mga lugar na bibisitahin namin. Maganda ang nightlife sa San Juan, Papa Dudut. Puno ito ng musika, sayawan, pailaw at bawat isa sa mga tao doon ay masayang kasama. Nawala ang nararamdamang kong bigat sa ulo noong sa wakas ay naranasan ko na rin ang dati lang ay napapanood ko sa social media. Ang nakakatuwa ay sa tabing dagat ito nangyari. Pagkatapos ng inuman at sayawan ay nagkaroon ako ng chance na maupo sa dalampasigan at pagmasdan ang kalangitang puno ng mga bituin habang sabay na pinapakinggan ang malakas na music sa background at huni ng mga daluyong sa dagat. Dahil hindi nga maganda ang pakiramdam ko ng gabing yon, ay mas maaga akong umuwi kesa kina Jim at Annika na nooy nag-i-enjoy pa sa pagsayaw at pag-inom. Kinonta ko ang tricycle driver para magpasundo pa uwi sa transient house namin. Tahimik ng lugar na mga oras na yon. Pagkarating sa transient ay agad akong binalot ng panlalamig. Muling nanumbalik ang bigat na nararamdaman ko.
pati na rin ang sakit ng aking ulo. Dahil nakainom ay agad akong dumiretso sa kwarto ko para magpahinga. Ilang oras lang ang lumipas ay nabulabog ako sa mga malalakas na yabag sa labas ng kwarto ko. Naisip ko na baka sina Jim at Annika lamang yon na kakauwi lang galing sa Gimigan, kaya hindi ko ito pinansin. Maya-maya ay malakas na sunod-sunod na katok ang narinig ko mula sa labas ng pinto ng kwarto. Agad akong bumangon para buksan ito, Papa Dudot, pero sinalubong ako ng katahimikan. Lumabas ako para kumuha ng maiinom sa kusina at saka nagpunta sa kwarto nila Jim at Annika para sana humingi ulit ng gamot. Pero nung tingnan ko ang kwarto nila ay walang tao doon. Mag-isa lamang pala ako sa transient house ng mga oras na yon. At kung kanino galing ang mga yabag at katok na narinig ko ay hindi ko na alam, Papa Dudut. Aldred, ang aga mo nagising ah. Kauuwi nyo lang? Oo, doon kami natulog sa tabing dagat. Paano? Literal na doon kayo sa buhangin natulog? Hindi. May nakilala kasi kaming grupo ng mga BPO employee na nagbabakasun din. Jumoin kami sa kanila tapos doon na rin kami natulog kasi may dala silang mga tent. Ang saya nga eh, sayang hindi mo sila nakilala. Magkikita-kita ulit kami mamayang gabi. Hindi na kasi namin makontak si Manong driver kagabi. Feeling ko tulog na siya nung time na yon kaya no choice na talaga kami kundi matulog na rin dun. As in, hindi kayo umuwi? Hindi. Kakauwi lang namin since kagabi. Bakit? Akala ko umuwi kayo saglit tapos lumabas din agad. Bakit naman kami uuwi tapos aalis din? Hindi ko alam. Kagabi kasi, habang natutulog ako, may mga yabag ako narinig sa labas ng kwarto ko. Akala ko kayo yun. Hindi kami yun. Uy, Aldred! Huwag mo akong tinatakot ng ganyan. Baka naman si Sunny Boy lang yun. Ano namang gagawin ni Sunny Boy dito ng ganung oras? Aba, malay ko. Tapos eto pa, may kumatok din sa kwarto ko. Malakas na katok na para bang nagmamadali. Tapos nung bumangon ako, wala namang tao. Sinek ko yung kwarto nyo, wala din kayo. Kaya akala ko umuwi kayo tapos umalis din. My gosh, bigla akong tinayuan ng balahibo. Uy, huwag ka naman nananakot dyan! Seryoso ako. Alam ko kung ano yung narinig ko. Baka naman nananaginip ka lang. Hindi na nga ako nakatulog simula nun eh. Nagluto na lang ako ng maaga, tsaka inantay ko kayo na makauwi. Di ba nga naman si Sunny Boy ngayon? Baka chinecheck lang niya tayo. Oo nga. Eh di ba dyan lang siya nakatira sa malapit? Hindi naman siguro yun mambubulabog ng ganung oras. Tsaka may trabaho yun sa umaga, kaya sure ako maaga yun natutulog. Lasing ka lang, kaya kung ano-ano naririnig mo. Kumain na nga tayo. Ano ba yung niluto mo? Niluto ko na lang yung dala kong instant noodles, tsaka yung greenhouse nating itlog. Halina kayo, kumain na kayo. Mauna na kayong kumain, maliligo muna ako, baho ko na eh. Sige, maligo ka na muna. Ipagtatabi na lang kita. Maupo ka na dyan, Jim. Tol, so ano namang ginawa mo rito kagabi? Nag-uwi ka ng babae, no? Natulog nga lang ako kagabi. Masama pakiramdam ko eh. Tsaka lasing na rin ako kaya wala na akong oras mang babae. Sus! Ako lang namang kausap mo kaya aminin mo na. May kasama kang babae kaya yun yung mga ingay na narinig mo kagabi. Hindi mo lang maalala kasi lasing na lasing ka na. Kahit itanong mo pa kay kuya na naghatid sa akin, wala akong dinalang babae rito. Anong kahit itanong sa kanya, eh siya nga yung nagkwento sa akin nun. Ano? Sinabi niyang may kasama akong babae kagabi? Oo! Nakwento niya sa akin kanina habang nasa biyahe kami ni Annika pa uwi dito. Sabi niya, nung ibinaba ka raw niya, may babaeng nag-aantay sa may pinto. Gagi! Wala nga akong kasama kagabi. Mag-isa lang ako rito. Eh tol, kinuwento niya lang yung nakita niya. Huwag ka na kasing magsinungaling. Eh, ako rin naman eh. Kung hindi ko lang kasama si Annika, mag-uuwi talaga ako ng babae rito. Wala talaga tol! Mag-isa lang akong umuwi kagabi. O sige na, mag-isa ka na kung mag-isa ka.
Papadudot, maniwala kayo sa akin, wala talaga akong kasamang umuwi ng time na yon. Wala rin akong nakitang babae sa transient house namin katulad ng sinabi ng tricycle driver na naghatid sa akin. Basta ang alam ko lang ay totoo ang mga narinig ko ng gabing yon at hindi ako nananaginip. Kinahaponan ay nagpunta naman kami sa mga tourist destination sa La Union. Binisita namin ang bahay na bato, ang Macho Temple at nagpunta rin kami sa casino para maglaro. Pagsapit naman ng gabi ay muli kaming nag-bar hopping. Hindi ko alam pero tuwing nasa labas ako ay bigla na lamang nawawala ang sakit ng katawan ko. Pero kapag nasa transient house ako ay para bang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Sa second night namin ay sina Jim at Annika naman ang maagang umuwi dahil pareho raw silang pagod. Alam kong gusto rin nilang magkaroon ng quality time na dalawa kaya naisip kong magpaiwan na muna. Ipinagpatuloy ko ang pag-inom sa huling bar na pinuntahan namin hanggang sa nagsara ito. Pagsabit naman ng alas 3 ng madaling araw ay hindi ko na makontak ang tricycle driver na magsusundo sa akin kaya naisip kong mag-commute na lamang. Sumakay ako ng jeep at pagkababa sa lugar ng transient namin ay nilakad ko na lamang ito, papadudot, dahil wala akong maantay na tricycle na pwedeng sakyan. Walang masyadong ilaw sa daanan papunta sa transient namin. Habang pauwi, pakiramdam ko noon ay may kasama akong naglalakad. Kung hindi lang ako lasing noon ay baka kumaripas na ako ng takbo papunta sa bahay. Pagkarating sa transient ay may nadatnan akong tao sa may sala. Patay ang ilaw. Pero kahit madilim ay alam kong si Annika yon dahil nakasuot ito ng puting dress na mahaba. Tumambay na muna ako sa sala. Umupo sa upuan sa harapan niya. Saka ako ay kinuwento na naglakad lamang ako pauwi, papadudot. Pero hindi niya ako sinasagot. Saglit ako nag-scroll online para mag-Facebook habang nagpapahinga at nung napansin kong hindi umiimik yung kasama ko ay nabaling ang tingin ko sa kanya. Doon ko lamang napagtanto na hindi si Annika ang kasama ko. Isa itong matanda na straight ang pagkakaupo at diretsyong nakatingin sa akin. Lubog ang walang kulay nitong mga mata. Kulubot ang mukha niya at mahaba ang kanyang buhok. Napakaripas ako ng takbo at agad na nagpunta sa kwarto nila Jim para humingi ng tulong. Jim! Jim! Gumising kayo dyan! Balagbag naman kung makakatok! Aldred! Nauuwi mo lang ba? Bumangon ka dyan! May matanda sa sala! Matanda? Anong matanda pinagsasabi mo? May nakita akong matanda sa sala. Bakit ba ayaw niyong bumangon dyan? Teka nga babe, bubuksan ko lang yung pinto. Ang ingay mo naman, Aldred. Ano bang meron? Asan yung matanda sinasabi mo? Halika, samahan niyo ako. Nandun siya sa sala. Anong matanda? Okay ka lang ba? Ba't naman magkakaroon ng matanda rito? Asan ulit? Sa sala? Halika! Samahan niyo ako! Natatakot akong bumalik dun mag-isa eh! Ay naku, sige! Pakita mo sa akin! Nasaan? Dali, lumakad ka ron! Samahan kita! Sandali, antay niyo ako! Huwag niyo akong iwan dito! Nadatnan ko siya kanina pagkarating ko. Akala ko nga si Annika yun eh. Tinanong ko pa siya kung bakit di pa siya tulog. Kanina pa kami tulog ni Jim. Tsaka paano magkakaroon ng matanda rito eh nakalaki yung pinto? O nandito na tayo sa sala. Nasaan yung sinasabi mo matanda? Nandito siya kanina. Nakaupo siya dyan. Magkatapat nga kami. Annika, pakibuksan mo nga yung ilaw. Wait lang. Nasaan na yun? Nandito lang yun kanina. Nakita ko siya, tol. Maniwala kayo sa akin. Sandali nga lang, huminahon ka muna. Ikwento mo sa amin yung buong pangyayari. Sige. Nung pagkababa ko ng jeep galing sa bar, wala akong mahanap na tricycle. Kaya naglakad ako pa uwi rito. Tapos, habang naglalakad ako,
Pakiramdam ko may sumusunod sa akin. Sa labas pa lang, nalalamig na ako eh. Eh bakit hindi ka nagpahatid kay kuya na driver ng tricycle? Hindi ko na siya makontak. Madaling araw na rin kasi. O tapos, ano nangyari pagkarating mo rito? Pagbukas ko ng pinto, walang ilaw. Tapos, naaninag ko yung matanda na nakaupo dito sa sala. Akala ko si Ani kayon kaya umupo rin ako para kausapin siya. Kinausap mo? O ano sabi? Wala, hindi siya sumasagot. Tapos, habang nagsa-cellphone ako, tinignan ko siya for the first time. Doon ko na-realize na hindi siya si Annika. Matanda siya, tol. Galit na galit siyang nakatingin sa akin. Ay, tapatin mo nga ako, tol. May tinira ka ba sa huling bar na pinanggalingan mo? Lakas ng amats mo eh. Wala akong tinira na drugs. Hindi ako nagsisinungaling. Maniwala kayo. Totoo yung nakita ko. Sige na, tama na yan. Tumataas na yung balahibo ko sa mga sinasabi mo eh. Alam mo Aldred, tinatakot mo sarili mo. Yung kwento mo pa lang na parang may nakasunod sa'yo, dun pa lang gumagawa ka na ng ikatatakot mo eh. Lasing ka lang, magpahinga ka na. Hindi tol, kahit nakainom ako, alam ko yung mga nangyayari. Tol, hindi ako maniniwala sa'yo hanggat hindi ko nararanasan yung mga sinasabi mo. Matulog ka na lang. Sandali. Pwede bang sa inyo na lang muna ako matulog? Natatakot ako eh. O sige, doon ka lang sa lapag ha. Samahan mo ko sa kwarto. Kukunin ko lang yung kutsyo ng kama ko ron. Ay, para ka namang bata eh. Halika na. Salamat. Papadudot, kahit nakainom, pagod at kahit kasama ang mga kaibigan ay hindi pa rin ako nakatulog ng gabing yon. Kapag nakapikit ako ay palaging pumapasok ang itsura ng matanda sa isipan ko. Para bang anytime ay bigla na lamang siyang magpapakita sa akin. Pakiramdam ko, bawat sulok ng kwarto kung saan ay nababaling ang tingin ko ay may nakatayong tao. Kahit na wala naman akong nakikita. Pagsapit ng umaga ay sakalang ako nakatulog. Kaso nga lang ay ilang oras pagkatapos noon ay bigla akong nagkaroon ng masamang panaginip. Nagising ako na hinihingal at pawis na pawis kahit nakabukas naman ang aircon. Wala na noon sina Jim at Annika sa loob ng kwarto at dinig. Nagkwekwentuhan. Sinubukan kong bumangon pero hindi ko may galaw ang katawan ko, Papa Dudut. Para akong naparalyze sa kinakahigaan ko. Maya-maya ay napansin ko ang isang babae na nakatayo hindi kalayuan sa kinakahigaan ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang bigla na lamang itong lumapit sa akin. Hindi ko kita ang mga paa niya pero sa tingin ko ay nakalutang siya. Tumigil siya sa may paanan ko at muli kong nakita ang mukhang nagbigay sa akin ng trauma. Ang matanda na nakita ko ng madaling araw pag uwi ko ay ang matanda na nakatayo sa paanan ko. Nakatitig siya sa mga mata ko at galit ang kanyang mga tingin. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Pinilit kong igalaw ang mga kamay ko pero parang wala talaga akong kontrol sa katawan ko ng time na yon. Ang ginawa ko ay pumikit na lamang ako saka nag-usal ng panalangin. Maya-maya ay biglang gumaan ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Pagbukas ko ng aking mga mata, ay wala na ang matanda. Nakakagalaw na rin ako at mabilis akong bumangon at hinanap ang mga kaibigan ko. Agad ako nag-ayos ng gamit ko at inaya sina Jim at Annika na maghanap na lamang ng ibang... Pabalik ang barangay. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Yay! Konti na lang.
tapos na tong school project ko. Today pala deadline nito. Lagot! Bakit nga ba ako pumasok dito sa kusina? Ano nga ba kukunin ko? Naku po! Huh? Incorrect password? Ano nga ba yung password ko? Ano nga ba? Memo Plus Gold with Bacopa Monera Extract. Iba ang Brainy Good. Mahalagang paalala, ang Memo Plus Gold ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pais ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Tama busogera. Extra rice sa irerampa. Extra busog sa crispy chicken fillet meal at crispy chicken fillet a la king meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Tama busogera. From traffic lights to bright lights, adventure sights, and chill nights. Basta SunSilk with regular use, may lugay-ready hair ka anytime, anywhere. Use SunSilk Smooth and Manageable with Active Infusion, made with a blend of flower oils, vitamin B3, and collagen. Now with its best ever fragrance versus previous formulations. SunSilk, 225 lang per wash based on sachet SRP. Tagasan ka? Taga-crossing! Tagasan ka? Taga-barangay LS! Bare months na, which means shopping season na. Ready na ba ang listahan ng mga bibilhan ninyo ng regalo? Sige, check natin ha. Mama, papa, mga kapatid mong mabait, aso, jowa. Ay, teka lang ha. Wala ka palang jowa. Aray ko po. And speaking of aray, naalala ko, napa-aray ako sa sobrang sakit ng ngipin. Buti na lang, may Dolphinal ako. Ininom ko kaagad, kaya goodbye toothache in as fast as 15 minutes. At alam nyo ba, subok na for 36 years ang Dolphinal. Kaya siguradong babalik kaagad sa pagiging single este sa pagsha-shopping para sa Pasko. So sa lahat ng mga miyembro ng SMP o samahang malamig ang Pasko, kahit walang jowa pag may toothache, dito tayo sa subok na Dolphinal. Unilab yan. Mefenobic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor. Tagasan ka? Taga Guadalupe! Tagasan ka? Taga Barangay LS! Isang bansa, isang barangay! Happy na birthday pa! Sa lahat ng mga kapuso natin, ha, paalala ko lang sa inyo, 55 days to go before Christmas. Sa lahat ng mga kapuso natin na naka-tune in ngayon sa ating programa, mga kapuso, eh, lalong-lalo na yung mga pauwi ng probinsya. Speaking of, yung aking pamangkin na si Riley Ricafrente at si Tita Mika, Tito MJ and si Renz naka-tune in ngayon na nasa Gumaca, Quezon, papunta sa amin sa Ginyangan, Quezon. Maraming maraming salamat sa pag-tune in, no? At sa lahat ng mga kapuso natin, ano ang masasabi ninyo sa ating episode ngayong araw na ito? Diba? Nakakakilabot at nakakatakot, lalong-lalo na para sa mga mag-isa dyan. Nakakatakot na nga yung katotohanan na wala kang jowa kaya ka mag-isa dyan sa bahay nyo. Pero mas nakakatakot yung sinabayan pa ng pakikinig sa Barangay Love Stories, no? Kaya yung mga nagmamaneho ngayon, gising na gising eh. Nagigising dun sa mga sound effects natin, mga kapuso, ano? Hanapin po ang aming Facebook page, Barangay LS971, sapagkat tayo po ay napapanood dyan. Ganon din sa bayan na napapanood sa TikTok. O ayan ha, kaya ano pang hinihintay ninyo? Hanapin lamang Barangay LS971 sa lahat ng mga social media accounts para kayo po ay updated. Sa ating pagbabalik, sino nga ba yung matandang nagpaparamdam sa transient house na yan? Baka naman na may naliligaw lang, baka may itatanong lang ano. Lahat ng yan sa pagbabalik po ng Barangay Love Stories. Promise, babe, hindi ka mabibitin. With Bet88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte to. Bet88.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Be one of our daily big winners. Sign up and play online casino, e-bingo, and sports betting at Bet88.ph. Bet88, ibang swerte to. Bye, Buhag Haggard Hair. Hello, Cream Silk Vitamin Boost.
boost. Pinalaki with 30% more versus 10ml Unilever sachet for all day no buhag hug. It's a non-conditioning shampoo and with regular use for up to 24 hours. Mag cream silk vitamin boost every day. Yo, it's the saint himself, Dwight Ramos. Hey, yo, Jeremiah, what are you having? Alam mo na, yung Primera Klase. Primera Light Brandy. Primera Klase Night. From Spain, award-winning premium blend. Smooth. Now this is our Primera Klase Brandy. Primera Light Brandy. Dahil Primera Klasika. Drink responsibly. Primera Light Brandy. Mag Primera Light Brandy na. Dahil Primera Klasika. Taga saan ka? Taga Diparo. Taga saan ka? Taga Barangay LS. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas. Magkwentuhan tayo. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Five days na lang. Pasko na. Isa. Happy na. Birthday pa. Forever. Number one. Forever. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Papadudod, sinabihan akong OA ni Jim dahil masyado ko raw pinapalaki yung masamang panaginip ko. Para sa akin ay hindi panaginip ang mga nangyari. Totoo ang mga nakita ko at dalawang beses na nagparamdam sa akin ang matandang yon. Pero dahil malapit na rin namang matapos ang bakasyon namin, ay hindi na pumayag sina Anika Jim na lumipat ng matutuluyan. Tudal ay uuwi na rin kami at hindi na kami umalis pa sa transient na yon. Hanggang sa matapos ang bakasyon namin. Wala akong ginawa noon kundi ang bumuntot sa dalawa kong kaibigan kahit saan sila magpunta. Mayroong elementong nakabuntot sa akin. Lagi akong tinatayuan ng balahibo. Kahit na nasa labas kami at napapalibutan ng maraming tao ay para bang laging may nakatingin sa akin. Nanlalamig ang buong katawan ko at laging mabigat sa pakiramdam yon. Sa huling gabi namin sa San Juan ay nag-request sina Jim at Anika na mamamasyal silang dalawa na hindi ko na kailangan pang sumama. Gusto raw nilang magkaroon ng moment bilang magkasintahan. Ayoko sanang pumayag dahil ayokong maiwang mag-isa sa transient pero pagod na rin ako noon at masama na rin ang pakiramdam ko. Noong iniwan nila ako ay tumambay lamang ako sa labas ng transient at doon ko hinintay ang pag-uwi ng mga kasama ko. Doon ay nadatnang ko si Sunny Boy na magtitirik sana ng kandila sa harap ng transient, Papa Dudut. Sir, hindi yata kayo namasyal ngayon ah. Hindi na. Medyo masama pakiramdam ko eh. Ganun po ba? Sayang naman yung pagpunta nyo rito kung hindi nyo masusulit. Nasulit ko naman na kahit paano. Marami kaming pinuntahan kaya siguro napagod na rin tong katawan ko. Nasaan po pala yung mga kasama nyo? Hindi ba tatlo kayo? Lumabas silang dalawa. Nag-date bago kami bumalik sa Manila bukas. Ang tagal nga nila eh. Kanina ko pa sila iniintay. Magdidilim na, wala pa sila. Baka pauwi na rin po siguro yung mga yon. Sir, pwede bang pausog kayo ng konti ng pwesto? Magtitirik sana ako ng kandila dyan sa inuupuan nyo eh. Ah, ganun ba? Teka, tatayo na ako. Salamat po. Bakit ka magtitirik ng kandila dyan? Nakalimutan ko kasi magsindi ng kandila ng undas. Kaya ngayon ko na lang gagawin. Para saan naman yan?
Nakasanay na kasi namin dito na magtirik ng kandila sa labas ng bahay pagkatapos bumisita sa sementeryo. Kanina lang ako nakabisita doon kaya ngayon lang din ako magsisindi ng kandila. Talaga? May ganun pala? Akala ko kasi sa sementeryo lang ipinagtitirik ng kandila yung mga namayapa na. Sa pagkakaalam ko po, may mga nagsisindi ng kandila sa labas ng bahay nila kasi naniniwala sila na tuwing undas, dumadalaw daw yung mga yumao sa dati nilang tahanan. Yung kandila raw nagsisilbing liwanag nila sa kabilang buhay. Ah, ganun pala yun. Eh, para kanino naman yung kandilang sinisindihan mo? Para kay Lola Saling. Siya yung dati may-ari nitong bahay na tinutuluyan nyo bago nila naisipang gawing paupahan to. So tama nga ako na dating bahay to. Opo, bahay to ng matanda. Matanda? Hindi kaya siya yung nagpaparamdam sa akin? Ano pong ibig niyo sabihin na nagpaparamdam? Dalawang beses na siyang nagpapakita sa akin eh. Unang pasok ko pa lang sa bahay na to, mabigat na talaga pakiramdam ko. Kaya pala... Paano nagpakita? Nagparamdam sa iyo mismo si Lola Saling? Oo, ganun na nga. Nakwento ko na to sa mga kasama ko, pero hindi sila naniwala. Lasing kasi ako eh, nung una siyang nagpakita sa akin. Saan? Dito mismo sa transient? Oo, dun sa sala. Akala ko nga yung kasama naming babae yung nadatnan ko. Sinamahan ko pa nga siya eh. Tapos late ko na na-realize na hindi si Annika yung kasama ko, kundi isang matanda. Tapos kahapon naman, nagpakita siya habang natutulog ako. Nakatayo siya sa paanan ko, nakatitig sa akin, galit na galit. Ano itsura niya? Maliit na mahaba ang buhok, kulubot ang mukha at malaki ang mga mata. Mukhang totoo nga yata yung mga sinasabi nila na nagmumulto nga rito si Lola Saling. Ibig mong sabihin, hindi lang ako ang nakaranas nun? Dati na talaga nila sinasabi na may multo sa bahay na to. May isang tanod noon ang nakapansin na may babaeng nakatayo dito sa tapat ng transient. Dito mismo sa kinatatayuan natin. Tapos nung nakaraang taon, may reklamo din yung mga tumuloy dito na marami daw silang naririnig na kalabog sa kalagitnaan ng gabi. Bigla tuloy akong kinilabutan. So, totoo nga yung mga nakita ko? Hindi ko lang guni-guni yun, tulad nung sinasabi sa akin ng mga kasama ko? Hindi ko alam kasi hindi ko pa naman naranasan yung mga nakukwento sa akin. Pero hindi ikaw ang una nagsabi sa akin yan, na nagpaparamdam nga si Lola Saling sa bahay na to. Pakiramdam ko nga, parang nandito siya ngayon eh. Pero mabait naman si Lola Saling. Noong nabubuhay pa siya, isa ako sa mga tinulungan niya para makapag-aral. Kahit na, hindi na dapat siya nandito kasi matagal na siyang patay. Maganda siguro na magdasal na lang tayo para sa ikapapayapa ng kaluluwa niya. Mabuti pa nga. Lola Saling, kung nandito ka man ngayon, sana huwag mo naman pong gambalain yung mga nandito sa bahay. Opo, aalis na rin naman po kami bukas eh. Pasensya na po kung naabala namin kayo. Mababait po sila kaya huwag po kayo mag-alala. Oo nga po. Ah sir, magdasal na lang po kayo kapag nagparamdam siya ulit. Paano po yan? Maiwan ko na po kayo. Teka, saan ka pupunta? Uuwi na po ako. May gagawin pa ako sa bahay. Sandali. Pwede bang dito ka muna? Pasama muna ako habang wala pa yung mga kaibigan ko. Natatakot talaga ako eh. Ah, ganun po ba? O sige, dito na lang muna ako. Doon ay naikwento niya sa akin ang naging buhay ni Lola Saling noong nabubuhay pa siya. Kilala na pala na haunted ang transient na tinuluyan namin kaya walang masyadong umuupa doon na tao. Hindi nagpapaniwala si Sunny Boy sa mga multo dahil hindi pa raw niya ito nararanasan. Pero kahit na ganoon ay hindi niya pinagdudahan ang mga kwento ko sa kanya. Simula nung namatay si Lola Saling ay si Sunny Boy na raw ang naging caretaker ng bahay. Malayong kamag-anak si Sunny Boy, si Lola Saling. Ang mga anak nito na may kanya-kanya ng buhay ay naisipang ibenta na lamang ang bahay at lupa noong namatay ito dahil wala naman ang titira doon. Pero naisip ng isa sa mga anak nito na gawin na lamang paupahan ang bahay para sa ganoon ay may kitain si Sunny Boy bilang caretaker. Si Sunny Boy ang nagpapaayos ng dating bahay ni na Lola Saling para gawin itong transient.
Noon ay naging maayos naman ito, Papa Dudut. Maraming turista ang tumuloy sa naturang transient, pero noong nagsimula na nga ang mga kababalaghan doon, ay unti-unti ring humina ang kita nito. Dating teacher si Lola Saling eh, kaya medyo may pagkamasungit siya, saka istrikta. Pero sa amin, mabait siya. Kami na yung tinuring niyang anak simula nung nagsialisa ng mga anak niya. Ilan ba ang anak ni Lola? Apat silang lahat. Yung dalawa, nakatira na sa abroad. Yung dalawa naman, nasa Maynila. Siya na lang mag-isang naiwan dito noon. Eh, yung asawa niya? Maagang nabiyuda si Lola Saling. Bata pa lang daw yung mga anak niya noon nung naaksidente yung asawa niya sa daan. Ang totoo niyan, itong transient na to ang unang naipundar nila mag-asawa. Kaya alam ko kung gaano kahalaga ang bahay na to para kay Lola Saling. Noon nga nalaman kong plano nilang ibenta tong bahay na to, nalungkot ako eh. Mabuti na lang, naisipan nila tong gawing transient. Pero medyo luma na rin kasi tong bahay. Nasabi mo diba na wala nang masyadong umuupa rito? Oo, medyo matumal nga. Malayo din kasi to sa sentro eh. Minsan, yung mga nagiging customer namin eh yung mga wala na talaga matuluyan katulad ninyo. Pero sa tingin mo, bakit naman kaya nagpaparamdam si Lola Saling sa mga tao? Hindi kaya may gusto siyang ipaiwatig? Hindi ko alam. Hindi rin naman kasi siya nagpaparamdam sa akin eh. Ni anong klaseng kababalagan, wala akong naramdaman sa pamamahay na to. Baka naman ayaw niyang gawing paupahan tong bahay niya. Sabi mo, mahalaga tong bahay na to para sa kanya eh. Baka ayaw niyang may ibang tao siyang nakikita rito. Naisip ko na rin yan. Noong nabubuhay nga siya, galit na galit siya sa mga turista eh. Bakit naman? Kasi nung araw, diyan sa may bukanan ng barangay namin, diyan sa may pasukan, may nagtayo ng inuman. Parang bar? Oo. Sumisikip na kasi noon yung nightlife dito sa San Juan. Kaya isa-isa nagsulputan yung mga bar. Eh dahil sa bar na naipatayo malapit dito, dumami ang mga tao, ang mga turista. Galit na galit noon si Lola Saling. Bakit naman siya nagalit? Eh paano naman kasi matutulog yung matanda kung gabi-gabi siyang binubulabog ng ingay ng mga taong dumadaan galing sa galaan? Nasira daw yung katahimikan ng lugar dahil sa mga mahilig uminom na walang ibang ginawa kundi ang magkalat at magwala. Sa bagay, may punto nga rin naman siya. May pagkakataon nga noon na may nag-aaway dito mismo sa harap ng bahay niya. Ang ginawa niya, kumuha siya ng isang palangganan ng tubig saka ibinuhos sa nag-aaway. Eh, paano naman siya namatay? Siguro dahil na rin sa katandaan. Dadatnan na lang namin siyang walang buhay dito sa sala ng bahay niya. Nakaupo sa rocking chair, hindi na gumagalaw, hindi na humihinga. Hindi niyo na siya itinakbo sa ospital? Hindi na. Dineretso na namin sa punerarya. Kaya hindi na rin namin nalaman kung anong rason ng pagkamatay niya. Ngayon alam ko na kung bakit siya sa sala nagpakita. Doon pala siya namatay. Tapos yung kwarto na sinasabi mo kung saan ka binangungot, yun yung kwarto niya nung nabubuhay pa siya. Grabe, tumatayo balahibo ko. Kaya nga sabi ko, ha? Walang kuryente? Brown out? Mukhang wala nga. Sandali, may extra kandila akong naiwan sa labas. Kukunin ko lang. Sandali, tol. Huwag mo akong iwan dito. Diyan lang naman, oh. Teka, ano yun? Nakikita mo ba yun? Ang alin? Doon sa may bintana, sa tabi ng pinto. Parang may nakasilip na matanda. Sir, huwag niyo naman po akong takutin. Hindi kita tinatakot. Tingnan mo kasi. Tao yun, di ba? Nakatingin siya sa atin. Sir, sige ha. Mauna na po ako sa inyo. Baka hinahanap na po ako sa amin. Sadali, sadali. Huwag mo akong iwan dito. Papa Dudut, bago kami bumalik sa Maynila ay nagtirik kami ng kandila sa transient para kay Lola Saling. Nanalangin din kami para sa kanyang kaluluwa at humingi ng tawad sa panggagambala sa tahanan niya. Pagkatapos noon ay nagpaalam na kami kay Sunny Boy na noon ay nagsimula na ring matakot sa naturang bahay matapos makaramdam ng kababalaghan.
Sobrang lala ng trauma na sinapit ko ng mga panahong yon. Sa puntong halos 2 buwan din akong natutulog na bukas ang ilaw. Dumoble noon ang bayad ko sa kuryente dahil bawat sulok ng apartment ko ay nakabukas ang ilaw. Hindi pa rin kasi mawala sa isipan ko noon ang itsura ni Lola Saling noong gabing nagpakita siya sa akin. Paminsan-minsan ay dumadalaw pa rin siya sa panaginip ko. May pagkakataon noon na natatakot ako dahil baka bigla na lamang siyang magpakitang muli sa kabutihang palad. Ay hindi naman naulit ang bagay na yon. Sa paparating na araw ng mga patay, sana'y huwag nating kalimutan ang mga kamag-anak nating na mayapa na. Ito ang araw kung kailan ay dapat nating alalahanin na minsan din nating silang nakasama sa mundong ito. Dito na po natatapos ang sulat ko sa inyo, Papa Dudut. Maraming maraming salamat kung tayo mismo ay nagsimula na nakalimutan ang mga alaalang iniwan nila. Kaya naman po ngayong panahon ng undas, ating pong alalahanin ang mga yumaon nating kamag-anak. At ito ng buhay. Ang Forever. Ang galing! Pang matagalan! Parang tayo lang, han. Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, building a home with you. Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving from Everest Appliances. Promise, babe, hindi ka mabibitin. With Bet88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte to. Bet88.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Be one of our daily big winners. Sign up and play online casino, e-bingo, and sports betting at Bet88.ph. Bet88, ibang swerte to. Malaking papremyong inaabangan mo. Ito na muli ang Kapuso Big Time Panalo Season 2. Bumili ng participating products, ilakip sa entries at ipadala.